Assalamualaikum Pilipinas at sa buong mundo kung saan man may Pilipino. It's the weekend, tayo'y namamasyal. Ibig sabihin, it's Rated Corina time na naman. Out of town po tayo ngayon dahil nandito po tayo sa dulong isla ng Pilipinas, ang seaweed capital ng bansa. Ang napakagandang probinsya ng Tawi-Tawi. Siyempre, para maghatid sa inyo ng mga kwento, kapupulutan ng aral, good vibes at inspirasyon. Papasyalan natin dito ang mga ipinagmamalaki nilang mga lugar na pantapat sa mga lugar na pinupuntahan sa ibang bahagi ng mundo. Exploring Tawi-Tawi to the world! Abangan yan mamaya! Hahanga din kayo sa mga kababayan nating produkto ng lugar na ito. Yes, from Tawi-Tawi, mga simpleng tao na may malaking ambag sa komunidad at sikat pa sa abroad. Kilalanin din natin ang mga Pinay beauty queens from Tawi-Tawi and women empowerment naman ang ipinapakita ng kanilang first lady. O sino-sino sila, kilalanin natin silang lahat mamaya. At ang pinakinaabangan na pagdiriwang ng grandiosong 50th Kamahardikaan Festival dito sa probinsya. Makikisaya tayo, makikiconcert, makikikain. Jam-packed talaga tayo dito sa Tawi-Tawi, kaya tutok lang dahil hindi kami mauubusan ng mga kwentong totoo mula sa mga tunay na tao anumang bahagi ng Pilipinas. Samahan nyo kami dito pa rin sa mas pinalawak at mas pinalaki nating samahan, Mapa TV, o online man yan. Kasama pa rin ang mga kababayan nating Pinoy abroad sa ating iWANTFC Worldwide. Kaya mga kapatid, kapamilya at kaibigan, ako si Corina at ito ang special Tawi-Tawi to the World episode ng Rated Corina. Handa na ba kayo? Ng Pilipinas kung ituring ang Tawi-Tawi. Hindi naman kulel at ang probinsyang ito kung yaman at ganda at kultura ang pag-uusapan. Kaya daw nila makipagsabayan sa mga kilalang mga tourist destination sa buong mundo. O diba, bakasyon ang grande talaga dito. Kaya let's go Tawi-Tawi to the world! A faraway island, matatagpuan sa pinakadulo ng Pilipinas, ang Tawi-Tawi. Galing ito sa salitang Malay na hawi-hawi. Makulay at mayaman ang kultura nila dito. So yung mga tao, sinaunang tao na nanggagaling sa Malaysia, sa Sabah, Malaysia, pag nagpunta sila dito sa Tawi-Tawi, looking for a greener pasture. Pagbalik nila sa kanilang lugar, tinatanong sila ng kanilang mga pamilya kung saan nanggaling. Sabi nila, Jawi-Jawi. Ibig sabihin nun, far, far away. So later, naging instead of Jawi-Jawi, naging Tawi-Tawi na. Binubuo ng 11 munisipyo ang probinsya ng Tawi-Tawi. Mayroong 3 pangkat etniko ang nakatira dito. Ang Sama, Tausug at Bajaw. Pero alam nyo bang ang Tawi-Tawi ang sinasabing pinakatahimik na probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region o Muslim Mindanao? Dinasabi nga namin, peace is the language of our hearts. Sa pagdiriwang ng kanilang gintong kasarinlan bilang ganap na lalawigan, nakisaya kami sa makukulay, maiingay at nakakawiling mga festival sa kanilang lugar. Lepa o mga bangkang bahay, yan ang tinutuluyan at ginagamit pang kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa Tawi-Tawi. Kaya ngayong kanilang 50th anniversary, eto na, bawat munisipyo sa probinsya ay nagpapagandahan ng kanilang mga bahay-bangka. Take note, isa sa kanila ay mag-uwi ng malaking premyo, daan-daang libo, pagkatapos ang kanilang pa-contest. Dahil napapalibutan ng karagatan ng Tawi-Tawi, mga lamang dagat ang pangunahing pinagkukunan nila ng pangkabuhayan. At sa selebrasyon ng Lepa Festival, ipinapakita sa bawat design ng kanilang mga bangka ang kanilang kultura at pamumuhay mula pa noong unang panahon na hanggang sa ngayon. Yung mga nilagay namin dyan sa taas,
lahat ng mga traditional ng mga Tawi-Tawian. Yung mga tinatawag nila sangkil, yung pangkuha ng mga isda, at saka yung mga tawag namin pukot, tawag dito sa Tawi-Tawian, at saka yung mga pagkuha ng octopus. Ang lepa o bangka ng munisipyo ng Sitangkay hindi pa daw pinapalad na manalo sa pagandahan ng disenyo sa Tawi-Tawi. Pero sinuwerte naman itong manalo nang sumali sila sa Malaysia. Itong lepa galing Malaysia, nanalo itong basta nakakuha itong number one. Pero hindi ko lang natandaan anong taon yun. Mapaumaga man o gabi, dinarayo ang mga nakahilerang lepa sa Chinese Pier. Bukod sa mga makikitang agong, tambo at kulintang, mga katutubong instrumento ng Tawi-Tawian, may mga nagsusuot din dito ng kani-kanilang mga katutubong kasuotan habang sinasayaw ang pangalay at igal. Kaming isang katutubo, parang naalaala namin talaga yung mga ninuno namin. Ang Tawi-Tawi din ang pangunahing pinagkukunan ng agal-agal, lato o seaweed sa bansa. Sa katunayan, sila ang tinaguri ang seaweed capital ng Pilipinas. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Hindi lang po alam ng lahat, no? We produce parang siguro mga 50% of the ng production ng seaweed ay galing po sa Tawi-Tawi. So parang gusto namin 'yon, vision namin 'yon, no? Yung expansion ng marketing ng agal-agal hindi lang sa Pilipinas po. Pati maturuan ng tao natin paano matulungan ng national government, paano ba makadirect? Paano ba hindi na sila magde-deliver sa lugar dito sa Pilipinas, kundi matulungan sila ng gobyerno. Paano makadirect ng market sa labas? So yun po yung isa sa mga goal ng ating administration ngayon. Sa kakatulong, binibenta namin, magbili kami sa Badyaw rin, tapos benta namin. Sayawan, makukulay na costume at pabonggahan talaga ng mga float. Yan naman ang ipinaparada ng 11 munisipyo sa bayan ng Bonggao para ipagdiwang ang kanilang Agal-Agal Festival. Siyempre, may papremyo sa mga mananalo. Hindi basta-basta ang mapapanalunan dahil aabot din ito ng higit kalahating milyong piso. Handa na ba kayo! Dinagsa ang pagdiriwang na ito ng iba't ibang mga vlogger sa bansa at spotted namin na nakisaya ang Briton na si Anselm Plummer o mas kilala bilang si Commander Daot. Bilibang dayuhan sa napakasayang pagdiriwang ng Agal-Agal Festival. It's really been amazing, so colorful, so much life, and you really saw yesterday the lepa boats, and then today the seaweed, so it's all about the life here. Ipinapakita rin sa pagdiriwang ng agal-agal ang produkto nilang seaweed chips. At sa kanilang palengke naman, may mabibiling Tawi-Tawian agal-agal salad na bersyon ng kimchi sa probinsya. Medyo madulas siya, at tapos maasim, kumpara sa salad dun sa Maynila na may mga sabaw-sabaw pa. Matamis. Ito, yung pagkamaasin siya. Makulay ang pagdiriwang ng 50th anibersaryo o golden anniversary ng kasarinlan ng Tawi-Tawi. At bahagi ng selebrasyon ng probinsya ay ang pagtatayo ng mga booth na ganito na makukulay kung saan sa kabuuan ng probinsya ay makikita, mahahanap ang mga espesyalidad ng bawat munisipalidad tulad nito. Jintan ang pangalan, ang gawa sa arena at asukal. Naku, mahilig sila sa matamis dito. Mas masarap pa sa pulburon. Halika, mamili pa tayo. Maliban sa mga matatamis na panghimagas tulad ng apam,
ang bersyon nila ng pancake at ja, panyam o tinagtag ang bersyon naman nila ng rice fritters na tawi-tawian, sagana rin ang probinsya sa mga seafoods. Dito ka makakakain ng naglalakihan ng mga lobster, blue crabs at sea mantis. At para mas makilala ang ipinagmamalaki nilang mga pagkain, inilatag ng mga tawi-tawian ang mga ito sa kanilang Maligay at Dulang Festival. Ang dulang ay isang malaking bilaon ng mga tausug na dinidisenyuhan. Dito inilalagay ang kanilang mga pagkaing inihain sa mga bisita. Karaniwan nila itong inilalabas sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga birthday. Ang Maligay naman, maliit na disenyong bahay ng mga pagkain. Ang mismong putahe ang ginagawang design ng Maligay tulad ng lobster, sea mantis, ja at apam. Ito ay ibinibigay nilang regalo bilang pasasalamat sa pagdiriwang ng malalaking selebrasyon sa tawi-tawi tulad ng pagtatapos sa pagbasa ng Koran at pamamanhikan. Kaya naman ang bawat Maligay mayroon rin perang mga nakasabit. Isa yan sa tokens na binibigay sa guru, doon sa teacher na nagturo sa isang bata paano matapos basahin ng magaling ang text ng Holy Quran. So, pagkatapos magbasa noon, kumbaga sa graduation, binibigyan ang guru, ang teacher ng Maligay. So, pag ang nakapagtapos ng pagbabasa ng Quran ay babae, kung may namanhikan sa babae at saka naghihingi ng jewelry ang parents ng bride, isa yun sa mga pinakamahalaga na dinidiman sa kampo ng lalaki na maibigay sa babae. Talaga namang napakamakulay ng pagdiriwang ng Kamahardikaan Festival o pista ng kanilang kalayaan. At sa pagtatapos ng kanilang selebrasyon, may pa-mini concert pa sa kanilang Kapitolyo. Fireworks display. Naramdaman kong warm ang pagtanggap sa akin. May yumakap sa akin. Ang init-init, may lagnat pala. Nasinabayan ng pagpapatawa ng komedyanteng si Pooh. Habang hinarana naman ang lahat ng Pinoy rock icon na si Bamboo. From Manila going sa pinakadulo ng Philippines, worth it siya kasi tulad nga niyan, different islands, the culture of the people, the food, and everything, sobrang sulit. Uncommon po yung festival itself. Very maganda po yung pinakita nila. It's very grand. Grand po talaga. Sayaw, sayaw. Talagang pang world class ang selebrasyon sa dulong probinsya ng Pilipinas. Isang linggo ng pagdiriwang ng mayaman nilang kultura, ng pagka-Pilipino. Kaya hinding-hindi ka magsisisi kung susubukan mong bisitahin ang lugar na ito dahil totoo ang balita. Mawiwili ka sa Tawi-Tawi to the World. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.